Sabi ng Genesis 22:5, sinabi niya sa kanyang mga alipin, "Iiwan namin kayo dito, pati ang asno, at kami na lamang ng bata ang tutuloy doon. Sasamba kami at babalik din dito pagkatapos." Maliwanag po itong sinabing ito ni Abraham. Kung iintindihin po natin, sabi ni Abraham, "Sasamba kami, sasamba kami." Ang pagsamba ay iba kaysa pananalangin at pagpupuri. Kapag sinabi mong, "Panginoon, iligtas mo po ako at ang aking kaluluwa." Anong tawag ninyo riyan? Ikaw ay nananalangin. At kapag nakarandam ka ng kasagutan ng Diyos at sinabi mong, "Panginoon, maraming maraming salamat po sa kaligtasang iyong ibinigay. Napakabait mo at ikaw ang pinakadakilang Diyos ng mga Diyos." Ito ay pagpupuri. Pero kapag sinabi mong, "Panginoon, ako'y alipin mo, ako'y iyong iyo lamang at maglilingkod ako sa iyo habang ako'y nabubuhay." Ang tawag naman dito ay pagsamba. Mga kaibigan, mga kapatid, ang pagsamba po ay ang pagsusuko ng ating mga sarili sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, na merong kalakip na pagtitiwala at pananampalataya. Ito rin ay ang pagpapakita mo ng lubos na paggalang sa pinakamataas sa lahat, sa pinakadakila sa lahat, at lalong higit sa lahat ay sa pinakamakapangyarihan sa lahat, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, mga kapatid, sabi ng Mateo 4:10, "Lumayo ka sa akin, Satanas." Sagot ni Jesus, "Pagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos ay sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Ang salitang pagsamba ay ang pagbubulalas mo ng takot, pagbubulalas mo ng paggalang at pag-ibig sa presensya ng Diyos na mga Diyos upang pagkatapos ay magkaroon ka ng kapayapaan at kapanatagan ng iyong kaluluwa. Subalit, paano ka magiging karapat-dapat sa pagsamba sa bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Hesukristo? Dapat ay nakasentro ang isip mo at pagkatao, ang iyong buong katawan at kaluluwa, at lalong higit sa lahat ay ang iyong pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Hesukristo. Opo, kay Kristo lamang at wala ng iba. Kalimutan ang problema, iwasan ng mga niloloob mong masama para sa iyong kapwa habang ikaw ay sumasamba. Iwasan ang galit, iwasang mainggit at itakwil sa sarili ang mapamintas na espiritu. Pagkat kung tinataglay mo pa ang mga ito magpahanggang ngayon, ay hindi ka tunay na sumasamba. Akala mo lang yon. Huwag nating hanapin ang kapintasan ng iba, kung hindi isentro natin ang ating paningin at ibuhos natin ang ating kalooban sa mga bagay na kapuri-puri upang lalong maging maningning ang ating pangalan habang tayo'y sumasamba sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Mga kaibigan at mga kapatid, ang pagsamba po ay galing sa puso at ginagawa ng puso, hindi dahil sa pagpapala na ibinibigay sa iyo, kung hindi pagkat kailangan mo ito upang linisin ang iyong kaluluwa, upang linisin ang iyong puso, ang iyong budhi. Sabi ng banal na kasulatan, Hebreo 10:22-25, "Lumapit tayo sa Diyos
na may tapat na puso at malinis na budhi at nahugasan ng dalisay na tubig ang ating katawan. Magpakatatag tayo sa pag-asang ating ipinahayag pagkatapat ang nangako sa atin at sikapin nating mapukaw ang isa't isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating pababayaan ang ating mga gawain na katulad ng ginagawa ng iba, kung hindi palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon na nakikita na nating nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ang pinakamagapangyarihang Diyos ng mga Diyos, Hesukristo. Ikaw ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ka ng mga Panginoon at Hari ka ng mga Hari. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Nanupat ang langit ng mga langit, siyang iyong tahanan. Ikaw ang walang dungis at kapintasan at ikaw din ang nag-iisang pinakabanal at pinakasagdal na Panginoong Hesukristo na pinakamagapangyarihan sa lahat. Na walang katulad at hindi matutularan, na ikaw rin ang walang kapantay at hindi mapapantayan magpakailanman, sabagat ikaw ang walang simula at wala rin katapusan. Ngunit bumaba ka dito sa libutan nagkatawang tao, sa pinakamababang uri ng pamumuhay. Ikaw ay nagdusa at nagpakamatay upang mabawi lamang kami mula sa tiyak na kamatayan. Kaya ikaw, Hesukristo, ang aming tagapangalaga, tagapagtanggol, tagumpay at pagwawagi, pinakamabisang gamot sa lahat naming karamdaman. Ikaw ay nasubukan na ng libu-libong henerasyon sa apat na sulok ng daigdig at nang dahil sa iyo ang kamatayan ay wala nang bisa, sabagat ikaw ang pinakadakilang tagapagligtas noon, ngayon at magpakailanman, sabagat ikaw ang buhay na walang hangganan. Kaya kami po ay umaasa na kami ay iyong ipagtatanggol sa lahat ng uri ng mga sakuna o kapamakan at sa biglang kamatayan at sa lahat na masasamang tao, lalong-lalo na sa mga taong lumalabas tangan at nagnanais ng aming buhay, dahil sila ay nagagalit sa amin sapagkat sinabi namin ang katotohanan na ikaw ang aming pinakamagapangyarihan na tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na may-ari, na walang katulad, walang kapantay, walang katapat, katakataka, kangahanga, kamanghamangha, kagilagilalas, kagulat-gulat, kagimbal-gimbal at kagilagilabot na kapangyarihan, upang wakasan, tunawin, durugin at puksain ang kapangyarihan ng Diablo na lumalaganap at namiminsala nitong kapanahunan ngayon, sapagat ikaw lamang, Hesukristo, ang nag-iisang pinakamagapangyarihang lalaki na kayang makapagbabago ng aming landas at sa takbo ng panahon. At ikaw lamang, Hesukristo, ang may mapagmahal na puso na kaya mong patawarin ang napakarami naming kasalanan. Kaya sana po, Hesukristo, kami ay magkakaisa sa isang panampalataya at isang pag-ibig upang kami ay maligaya na maglilingkod sa iyo, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal na Panginoong Hesukristo mula ngayon at magpakailanman sa aming buhay. Amen. Maraming salamat sa pangalan ng tunay at nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng tunay na sugo, Don Edmundo Makasalig Lahi, sa pangalan ng kanyang kanang kamay ang sisiw ng Haring Agila, ang ating pinakamamahal na si Elder Ver. Ito po naman ang inakain ng sisiw ng Haring Agila, si Brother Well, kasama si Brother Ding Dong hanggang bukas. Maraming salamat, magandang umaga, mabuhay tayong lahat.
mga pinagpalang lingkod ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristong pinaka makapangyarihan sa lahat.